Okay, mga kaprobinsyan Nueva Vizcaya, panoorin natin tong style ng pagtatanim ng palay nitong mga Hapon. Napakagaling nila talaga. Ang technology natin, di lang sa Japan o kahit sa Taiwan, tignan nyo nga kung gaano magtanim ng palay. Ang puro high-tech na talaga. So, paano nga ba inumpisan to yan, no? So, meron silang mga, yung mga binhi, tinanim lang sa mga tray. Ayan, so parang binalot-balot na lang yung mga nirolyo-rolyo. Yung mga tumubong binhi. Yan, no? Tapos nilalagay sa conveyor, yan. Pinapasa-pasa lang. Ganon kabilis. Siyempre, kung ektarya ba naman yung tatamnan mo kapag katao yan, ilang linggo bago matapos. Kaya ito, napaka-ingenious talaga ng kanilang mga teknik. Ayan, so yung mga nakarolyo na mga binhi, ibinala na, parang nagsilbing bala ng kanilang makinarya. So ito nga makina na to ang nakakabilib talaga. Tignan nyo naman guys kung paano siya magtanim ng palay. Yan o, meron siyang apat na ambilis na mga nagtatanim. Talong parang katumbas nito para mga 20 or 30 katao siguro dahil yung oras ng production nito ay napakabilis guys. Ganyan siya magtanim, napakabilis. Grabe. Siguro ilang ektarya ang kaya nitong kuberan sa loob ng isang araw. Kumpara sa mano-mano na tao. Yan o, binabala na lang. Kapag paubos na yung mga binhi na nakarolyo, yan, ilalagay lang, ipatong-patong lang. Yan o, ganun lang nilalagay. Parang tanke guys. Pag naubos na yung bala, lalagyan na naman ng bala. Ang galing yan, o. Lumaki na yung mga palay nila. Yan. After mga 2 months yan, lalabas na yung mga binhi. Yan, nagpapadawa na siya. Tawag sa amin sa Ilocano, nagpapadawa na. After 3 months and a half yan, hinog na kaagad. Siyempre, patutuyuan na yan guys yung mga bukid nila rito. Walang masyadong pilapil para yung mga makina mabilis ang pag-ani. Tignan nyo naman guys kung paano mag-ani yan. Yung harvester nila, yung reaper. Oh, tinatapon lang sa likod niya yung mga palay, yung mga silage na tinatawag. Ganyan siya ka-efficient guys. Oh. Pero yung mga reaper dun sa atin, no? Isinasako na siya. Then, meron namang isang makinarya na magbubuhat ng mga sako. Pero dito, yung palay, iniipon lang niya dun sa loob. Tapos, yung mga nakuha niyang mga palay, guys, inilalagay niya dun sa truck. Ganyan ka-efficient dito sa bansa nila, guys. Talagang yung technology, yun, no? Tinatali-talian lang nga lang yung mga palay, oh. Tinatapon-tapon niya, oh. Yung mga ibon na busog, yan, oh. Okay, ang napaka-efficient, napakagaling at napakalinis ng trabaho ng mga makinarya na to. Ayan. So, yung mga naani na niya guys, ilalagay na niya rito sa may truck. Ayan, no? So, ang galing. So, wala na, hindi na sako-sako yan guys. Napaka work intensive pag sinako mo pa yan. Oh, ang galing. So, diretso na yan sa dryer. Ipapatuyo na yan, makina rin na rin ang magtutuyo niyan. Hindi yan mga tao na nagbibilad sa kalsada na nakaka-aksidente yung pagbibilad ng palay. Eto, talagang may mga blower na sila na mga drying tower. So, patutuyuin na yan. Diretso bigas na yan, guys. Ganyan ka-efficient dito sa bansa na ito yung technology nila. Dapat ito yung i-adapt ng Department of Agriculture natin. Na dapat ito i-assist at pondohan ng gobyerno natin. O yan o, tingnan nyo. O, ang galing ng pagkakagawa nila. O, tingnan nga natin ano to, bigas na ba kaagad to? Ang galing, palay. O yan, natuyo na siguro, pinatuyo. Dadali, ano na yan, gigilingin na para maging bigas. Grabe, ang ganyan ka-efficient dito guys, tingnan nyo naman. Napakagaling at napaka-efficient, although yung mga tao, mawawalan na talaga ng trabaho sa bukid dahil puro makinarya na talaga ang gumagalaw. Pero tingnan nyo naman, pero dapat ganito, kapag ka napakabilis ng production, siyempre, magmumura din ang presyo ng mga bigas dahil mababaha tayo ng supply ng bigas. Hindi tayo ma-under supply, kaya tingnan nyo, bigas na yan. So, pwede ka nang mag-unleash rice. Ang galing talaga ng technology na to.